What's up, Vanity Friends? It's MG. You are watching Vanity Room Philippines, and for today's video, we have another glutathione battle between Relumins Gluta 1000 and Ishigaki Amino Classic White. So, sino nga ba ang mas effective sa kanila and sino ang nanalo? Last time, gumawa ako ng video about Ishigaki versus Snow Caps, and ang dami nag-request sa inyo kung ano ba ang mas maganda, kung Ishigaki Amino Classic White or Relumins Gluta 1000. So ayun na nga guys, bakit ba natin ginagawa itong video na to, okay? Hindi ko siya ginagawa para pag-awayan yung mga brands, hindi po. Hindi ko rin siya ginagawa dahil binayaran ako ng kahit anong brand, hindi po. So ginagawa ko siya guys para makatulong sa inyo. Marami sa inyo maybe ang hindi pa decided kung ano yung bibili nilang glutathione. And madabi din sa inyo mga first timer and hindi nila alam kung ano ba yung uunahin nilang bilhin. So ito guys, para matulungan kayo mag-decide kung ano yung gusto nyo bilhin, ginagawa ko itong versus na to. Pero guys, disclaimer lang, both of these products ay naging effective sa akin. Kung gusto nyo mapanood yung individual review ko about sa kanila, ilalagay ko sa description box yung links ng mga individual video review ko about sa kanila. Marami sa inyo napanood na yon, so good thing. And ayun guys, I just wanna make things clear na pareho silang effective sa akin. And kaya lang natin sila pinagkukumpara is para matulungan yung mga undecided kung ano ba yung unang nilang bibilin. So, yung effect ng glutathione guys is depende pa rin yun sa inyo. Please take this review or this video with a grain of salt. So just like last time guys, i-rate natin sila according sa kanilang price, availability, efficacy, packaging, ingredients, and side effects. So yun guys, i-rate natin sila 1 to 5 and ibigyan natin sila ng each points kung ito ba 1, kung sa packaging 1 to 5, 5 being the highest and 1 being the lowest. So ganun. Hindi ko na masyadong usisahin sa inyo kung ano yung mga nilalaman nila or mga benefits nila kasi nga may individual review ako doon. Simulan na natin ang laban. So unang-una guys sa presyo, sino ba ang nanalo sa presyo? So si Ishigaki Amino Classic White is 1,200 60 capsules, and si Relumins Gluta 1000 naman is 990 60 capsules din. So obviously, panalo dito si Relumins Gluta 1000. So we'll give Relumins Gluta 1000 5 points. And kay Ishigaki naman is 3 points. Next naman guys is availability. So si Ishigaki Amino Classic White is available online. Si Relumins Gluta 1000 is available online din. So ang maganda naman kay Relumins Gluta 1000 guys is meron silang physical store. So meron silang office dito sa Philippines, meron silang office sa United States. Si Ishigaki Amino Classic White naman, hindi ko sure, hindi ko alam, pero ang alam po lang nabilihin niya is online. So this time, ang panalo, si Relumins Gluta 1000 will give 5 points kasi meron silang physical and online store. 3 points naman para dito kay Ishigaki Amino Classic White. So pagdating naman guys sa packaging, pareho namang detailed ang kanilang packaging, maganda, pareho silang nakabote, and parehong sealed. Lahat na kailangan mong malaman about sa packaging nila is parehong naka-print dito sa kanilang bote. So, it's a tie sila sa packaging. I'll give 5 points and 5 points. Pagdating naman sa ingredients, guys, ayan, pa-flash ko na lang dyan yung both ingredients nito, guys. So, ayan, makikita nyo, guys, na parehong maganda ang mga ingredients nila. Yun lang, nagkataon na si Ishigaki Amino Classic White is mas maraming boosters. So, this time, panalo sa akin si Ishigaki Amino Classic White. I'll give this 5 points sa ingredients, and dito naman is 4 points. Okay, sa side effect guys, wala naman akong naramdamang side effect sa pagtatake ko na itong Ishigaki Amino Classic White, and ganoon din dito kay Relumins Gluta 1000, so pareho sila doon. So I'll give each 5 points. So ito na guys, si Ishigaki Amino Classic White is FDA approved dito sa Philippines, and ito namang si Relumins Gluta 1000 is on process pa lang yung certification niya. So I'll give Ishigaki 5 points, and this one is 4 points. Ito na guys, dito na magkakaalaman sa efficacy nila or effectiveness. So sino ba ang mas effective talaga? Si Ishigaki or si Relumins? So napansin ko guys, ang bilis kong parehang pumuti sa kanila, pero mas na-amaze talaga ako sa pagputi ko dito sa Relumins. Bukod sa pagputi, yung ang ganda ng glow mo sa balat. Hindi ko alam kung bakit, maybe dahil vegetarian capsule siya. Pero ala, talaga na-amaze ako sa effect nito, ang bilis niya talaga magpupute. Though pareho silang mabilis ang effect sa akin, mas gusto ko lang talaga yung effect sa akin nito kasi may glow siyang naibibigay talaga. Yung alam mo yung parang mas fresh ka, and parang talagang natitake ka ng glutathione kasi naiba yung aura mo talaga, best. So,
I'll give 4 points dito sa Ishigaki Amino Classic White and 5 points dito sa Relumins Gluta 1000. So yun lang guys, napag-compare na natin sila and ang total points na nakuha ni Ishigaki Amino Classic White is 30 points and ang total points na naman nakuha ni Relumins Gluta 1000 is 33 points. So nanalo talaga si Relumins Gluta 1000. So yun lang guys, again, hindi ko sila pinagkumpara para manira ng isang brand. Pareho silang effective sa akin, pareho ko silang mahal, pareho ko silang gusto. So, eto lang guys, para matulungan kayong mamili kung first time mo or kung nagde-decide ka mag-switch ng brand, para matulungan lang kayo mamili kung ano yung dapat yung bilhin. And yun nga, nanalo si Relumins Gluta 1000. And for me naman talaga, mas sulit siya na itry muna kasi nga, mas mura siya. So, mas mura siya ng 300 pesos. So, kung nagtatry ka pa lang, di ba, mas mura yung bilhin mo kasi, di ba, if ever na magtatry ka, ayaw mo naman na yung mamahalin agad yung bibilhin mo tapos di naman pala effective sa'yo, di ba? Mali mo ito mag-effective sa'yo tapos mura pa, di ba? So, it's a wise decision talaga to go for an affordable product first before investing your money. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong mini-review battle sa inyo and good luck sa whitening journey nyo. And disclaimer lang ulit, yung effect ng glutathione is depende yan sa ating lifestyle, sa absorption ng body natin, and kung hihiyang pa tayo sa product. So, yun lang guys. Take this review with a grain of salt. Ayun lang. Thank you so much for watching. I hope nakatulong to sa inyo. Don't forget to give it a thumbs up. Comment down below your comments and suggestions. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Thank you so much for watching. You guys are awesome. You have a wonderful day. Bye! Echoes aside from my soul.